Alright, so sa military powers or martial law tayo natapos. So next natin is pardon power. So isa sa kapangyarihan uli ng presidente ng Pilipinas is magbigay ng pardon. Okay, mag-grant siya ng amnesty, pardons, reprieves, commutation of sentence, remission of fines. Yan yung trabaho ng presidente. Pwede siya magpalaya ng mga taong nakakulong, pwede siya magtanggal ng mga... magbigay siya ng mga amnesty sa mga taong naokusahan ng mga mabibigat na mga kaso. Okay, pwede siya magpalaya. And pwede siya magbawas ng sentensya para sa mga nakakulong na sa ating mga kulungan. So, ito yung way or isa to sa power ng presidente para i-check naman yung powers ni Supreme Court. Kasi nga, syempre, di ba, may mga court, ang korte kasi, syempre, hindi naman perpekto ang sistema. May mga may napapakulong na hindi naman talaga guilty or hindi naman talaga criminal. Or may mga nagbago naman na. So, ngayon, si Presidente, meron siyang chance or meron siyang kapangyarihan para bigyan naman ng pagkakataon yung mga taong yon, yung mga nagkasala. Okay? Yung mga nagkasala na, you know, magkaroon sila ng panibagong buhay. So, yun yung isa sa power ng presidente, the pardoning power. So, next power of the president is the borrowing power. So, the president may contract or guarantee foreign loans subject to the concurrence of the monetary board of the Banko Sentral ng Pilipinas. So, pwede mangutang ang presidente sa ibang bansa. And may kita natin yan yung panahon ni Marcos wherein nangutang siya sa ibang mga bansa. Same goes with the president. Ngayon, sa COVID-19, ang gobyerno po natin is umutang siya sa World Bank, kung hindi ako nagkakamali, nang utang sila sa World Bank ng 100 million or 100 billion pesos worth para, you know, matulungan yung mga frontliners natin or para ma-address natin yung issue ng sa COVID. So ayan, so pwedeng mangutang or isa yan sa kapangyarihan ng presidente. However, still subject yan sa concurrence or approval ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas natin. So pwedeng mangutang ang presidente ng Pilipinas. So next power of the president is the budgetary powers. Through the Department of Budget and Management, which is a cabinet or a separate or an institution under or department under the office of the president or under the president. So sila po ang gumagawa ng budget. Pag sinabi nating budget, ito po ay plano. So sa ano ba yung pagkakagastosan ng gobyerno natin? Ano yung kanilang kailangan? Ano yung kailangan pagkagastusan? Ano yung mga programa? Ano yung magiging plano natin for the next year? In our case ngayon, example ngayon, nung 2019, ang ating Department of Budget and Management po, ang ginagawa kasi nila is kinokolekta nila lahat ng information from different offices and of course from the Congress, nagbibigay sila ng mga projects and whatnot. So si DBM siya yung nagko-consolidate noon and gumagawa ng plano. And then eventually, these plans or this budget, ibibigay nila yan sa Congress for approval. Then si Congress on their part, so sila yung mag-approve ng budget na ginawa ni Department of Budget and Management. So bibigyan natin ng separate video ulit na kung paano sila gumagawa ng mga budget. Pero ito yan. So kasama yan sa power ni Presidente through the Department of Budget and Management. Okay, so sila yung gumagawa. Kaya nga po, very crucial ang trabaho din ng Department of Budget and Management kasi sila yung gumagawa ng plano para sa magiging gastusin natin sa mga susunod or sa susunod na taon. Diba? So, ayun lang. Next power of the president is the informing power. Which is, itong informing power na to is the president has to address Congress at the opening of its regular session or aka SONA. So in this informing power, the president okay, reports. Okay, kailangan niya mag-report. Okay, yan yung power, isa yan sa power niya. Kailangan niya mag-report sa mga tao na mga nangyayari sa ating bansa or sa mga gagawin ng gobyerno para sa ating bansa. Alright? So, crucial ito kasi through the SONA or informing power of the president, nalalaman natin kung saan tayo patungo or ano yung mga nangyari or ano yung ginawa ng ating gobyerno para sa ating lahat. Okay? So, those are the powers of the...
Ito, last is the residual powers of the president. So, residual powers, discretionary power impliedly given by the Constitution to the president in order for it to enforce the Constitution for the welfare of the people. Basically, there are powers not written in the Constitution. Yung sobrang detailed, ang tawag natin doon is residual powers. So, may mga kapangyarihan ng presidente na dahil nga, you know, may mga certain situation na kailangan talaga na i-exercise yung power na yun, ibibigay yon ng Constitution para naman kasi yon sa mga tao. So, may mga hindi ako nailagay dito, which is the emergency powers of the president. So, emergency powers po is binibigay siya actually ng Congress in times of, you know, isang malupit na pangyayari sa ating bansa. So, let's say for example, ngayong sa COVID-19, binigyan po ng emergency powers ang presidente through the Bayanihan Anohil Aswan Act, wherein they gave discretionary powers to the president para gastusin yung pera, okay, para sa ating lahat. So, yun yung mga bagay na kapangyarihan ng presidente ng Pilipinas. And sobrang dami ng trabaho ng presidente. So, ilan lamang yan, or yan yung mga kapangyarihan ng presidente. And if you have other questions, or kung may mga tanong kayo, if you want clarifications, just comment down below, then sasagutin natin. Ayan, excuse me po. So, now let's go on to the duties and functions of the vice president. So, ang vice president po, ang trabaho niya is, tagal natin yung video, ayan, isa sa trabaho niya is to succeed the president if he or she dies, removed from office, or resigned. So, once na mawala po ang presidente, automatic yan. The vice president will take over. Okay, as president. Andyan po si, example po natin is si, sino ba? Si Elpidio Quirino. One. Second po is si Sergio Osmeña. Ayan. And then you have, of course, and then you have Gloria Macapagal Arroyo during her time. So, sila yung mga vice president na nag-take over or nag, from vice president, nung nawala yung presidente nila, sila yung nag-take over. Alright. So, another function of the vice president is to assume a cabinet position not needed to be confirmed by the Commission on Appointments. Meaning, the president can appoint the vice president in different positions, specifically in the cabinet. So, kapag in-appoint, let's say for example, si President Duterte, in-appoint niya si Lenny Robredo, si Vice President Lenny Robredo. Before, nilagay si Lenny Robredo sa National Housing Authority, if I'm not mistaken. So, yon. So, nagkaroon ng cabinet position si Vice President Lenny. So, basically, magkakaroon po ng extrang function ang vice president if he or she is appointed by the president in a position in the cabinet. Pero kung hindi siya i-appoint ng presidente in any position or doon sa cabinet position, wala pong ibang trabaho ang vice president but to wait for the president to resign, remove from office, or, you know, mawala or mamatay. Diba? So, in the case of Vice President Lenny Robredo ngayon, wala po siyang any appointments or hindi siya appointed by the president to any position. So, hindi siya or ang pinaka-literal na trabaho niya lang is to, you know, humalili sa presidente in if ever mawala ang presidente ng Pilipinas. So, yun lang yung duties and functions of the vice president. So, yun lang. Ganun lang siya kasimple. So, before we proceed, doon natin makikita na yung role ni Vice President is key. Key yung trabaho ng Vice President kapag nawala si President. So, yun yung trabaho niya. Yun lang yung nakalagay sa ating Constitution. So, if you have questions again, you can just comment down below. So, now let's talk about the cabinet members. So, the cabinet members or the cabinet is group of senior ministers sa ating gobyerno. So basically, they meet formally and regularly and is chaired by the chief executive, which is the president. And this cabinet members may make policy or be consultative. So basically, sila po yung mga tutulong sa presidente ng Pilipinas para gumawa ng mga polisiya or gumawa ng plano para sa bansa. Okay? So crucial yung pag-appoint ni president sa mga nakaupo sa ating different departments
Okay, and these departments or the cabinet members, sila ngayon yung tutulong sa presidente to achieve kung ano man yung magiging plano niya in the future or yung para sa ating bansa. Okay, in the next video, pag-uusapan natin ano yung mga different cabinet or cabinet members in different offices sa cabinet. So, ayan.